Joseph Morong. Sir. Last question. Hindi, last step. Sige. Okay, game. Game. Yun pong recommendation ng DTI yan, no? Kanina pang decision yung dadaanan yan? O yan na yun? Well, alam niyo po, subject to final approval na hindi po umabot kahapon, no? So, inaasahan po namin na bukas ang magiging final approval yan dahil ang meetings po ng IATF ay Mondays, Wednesdays, and Fridays. Pero, kampante naman po si Secretary Lopez na more or less, wala naman pong malawakang pagtututol dyan, no? Kung meron man, siguro one or two items lang. Okay. Sir, so operationalize natin yung mga pinayagan ng mga industries under GCQ, no? Maliwanag GCQ. Yung ECQ, wala muna tayong pakialam dyan kasi Metro Manila walang galawan, tama? Yes, correct. Okay. So for example, sir, you mentioned yung mga malls, papayagan yung retail, clothing, accessories, and non-leisure. So ibig sabihin yung mga clothing brands can operate in the malls? Pwede na po. Oh, okay. So, pwede nang mamili ng mga damit yung mga tao if they are able to. Sangayon po sa rekomendasyon ng DTI. So, ang mangyayari po, ang mall, unang-una, ang mga restaurants, take-out pa rin. So, wala pa rin pong kainan. Okay. Wala pa rin pong sine. Tapos, iinitan po ang aircon ang hindi tumambay ang mga tao. At meron pong compulsory temperature check at saka paggamit ng alcohol habang nasa mall tayo. Tapos, yung mga supermarket, yung mga bangko, yung hardware, at saka yung mga retail clothes stores ang magbubukas. Sarado pa rin po yan yung mga gaming, no? Yung mga pinupuntahan ng kabataan para sa mga video games at mga computer games. At sarado nga po, wala pa rin po tayong buffet siguro dyan sa mga areas na yan dahil magiging dahilan po yan para magkumpulan ng tao. Okay. So, yung kapwa natin na question, yung mga salons, mga barbershops, of course, they also have to earn, no? Itong ating mga kababayan under this industry, they will be allowed under GCQ. Sa rekomendasyon po ng DTI, no? Under very strict hygiene standards, no? Pero sa tingin ko po, isa ito sa issue na magiging ano pa rin, no? Sentro ng balitaktakan sa pagmi-meeting ng IATF bukas. You also mentioned dental services. Yes, bukas na po ang dental services, recommended open, yes. Okay. Sir, okay, may mga patanong lang sa iba nating kasama, no? Halimbawa, yung mga mass gatherings, obviously hindi siya allowed even in GCQs. Pero, sabi nitong shoutout kay Lia, sa Davao, allowed 25 na mga bisita, halimbawa sa mga weddings, pwede ba yun? Ang alam ko po, bawal pa rin ang mass gatherings, no? So, okay. Oo. Yan po ang general rule. So, I think 25, I guess depende rin kung gano'ng kalaki yun. No? Kung isang football field yun, 25 will be allowed. I mean, social distancing, no? Pero, ang importante po ay huwag magkumpul-kumpulan dahil binibigyan po natin ng host ang COVID-19. Correct. So, sir, pwede bang sabihin LGU level na power ka? Anong LGU? Hindi po. Ito yung decision na ng IATF na dapat ipatupad ng mga LGUs. Lilinawin ko po, no? Ang mga LGUs, okay, pwede sila magpapataw ng mga parusa sa paglabag nitong mga pulisiyang ito, pero kinakailangan magpasa sila ng mga ordinansa. Okay. Sir, okay. Yung pong government functions in GCQs, like mga, for example, registration ng mga vehicle, yung mga kailangan ng mga papel sa City Hall, paano po yun sa GCQ areas? Bukas na po yan, no? So, ang mga opisina ng gobyerno, kinakailangan mag-provide po kayo ng pamamaraan para magkaroon ng social distancing. Siguro po, ang pila ngayon, parang pila sa supermarket, no? May mga upuan na marayo sa isa't isa para po nga maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Para sa national agencies, sir, they will have to resume kanilang functions by May 1, no? Opo, opo. Although May 1 is a holiday, na, so May 2, no? Ano, sir? May 1 is a holiday, so May 2 sila magbubukas. Sir, in terms of the list lang, ang nakuha ko lang kanina yung Aurora na hindi na siya ECQ but GCQ. But before, you have a whole section of provinces na i-evaluate kung continuing ECQ or GCQ. I'll just mention some.
Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan. These provinces, anong decision, sir? ECQ, GCQ? GCQ na sila. GCQ, GCQ na. GCQ na. Okay. Sir, ito ha, Abra hanggang Maguindanao yung alphabetical ano ko, list ko. Actually, yung naalala ko lang from memory ha, sa Luzon, ang mga kinonsider na possible ay ang na hindi na pasama lang ay Aurora. Kasi yung Pangasinan at saka yung Benguet ay napasama pa rin. Sa Visayas, ang posibleng mabago pa yung Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Ngayon, Iloilo na lang ang napasa ilalim ng ECQ. At sa Mindanao, yung Davao del Norte at Davao de Oro, kasama ng Davao City. Pero ngayon, Davao City na lang. Davao City na lang ang ECQ, sir? Opo. Sir, okay, last na lang talaga. Ngayon, ayan na, sir, first last question. Perspective, para doon sa ating mga kababayan, okay. Tayo nasa ECQ, NCR, di ba? GCQ, yun mga medyo lumuluwag na. But, ito na yon. Ito na yung sinasabi niyo na magiging new normal. Wala na itong mas mabuti pang sitwasyon. GCQ na tayo until we discover a vaccine for COVID. Dama ba? Parang ganun po ang ating hinaharap ngayon. No? Meaning, sir, pag po yung Manila, Metro Manila, nag-move to GCQ, tingnan natin yung ginagawa sa GCQ areas and we can learn a thing or two from what they're doing and in terms of maybe stemming the spread of COVID, correct? Tama po yun. Kaya nga po, miski tayo ay nasa ECQ, pansinin pa rin natin kung ano nangyayari sa GCQ dahil papunta rin naman tayo doon. Hopefully. Mm-hmm. Okay? Ayun. Wala nang second last question. Ayun. Thank you, sir. Thank you for thank that. You, thank you. Yusek Rocky? From Chris Jose of Remate, yun po daw sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang public message na there is no more peace talks to talk about. I am not, I will never be ready for any round of talks sa CPP-NPA. Ay baka daw po mas maging dahilan para umatake at manggulo ang rebelding grupo sa panahon na lumalaban ang pamahalaan sa COVID-19. Handa po ba ang gobyerno para harapin ang mga ganitong gayong batid po naman ang lahat na ang mga sundalo ay isa rin po sa mga frontliners na katulong ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Yun po ang problema. Ang CPP-NPA nagdeklara ng unilateral ceasefire na hindi nila mismo sinundan. So anong alternatibo po ngayon? Wala na tayong ibang alternative. Kung hindi, tigil nga po yung ceasefire na yan kasi wala namang kakayahan na ipatupad ni Joe Masison yung sinasabi niya on the ground. At wala po talagang isang salita itong kalaban natin ito. So, unfortunately, wala pong ceasefire. From Ariana Meres ng ABS-CBN on News Online, AFP Chief General Santos wrote to the Chinese Ambassador for help in buying Karimasin tablets from China. Ginamit daw po niya ito nung nagka-COVID siya, pero hindi po ito FDA registered. Ano daw po ang, how does the palace view this act of General Santos? He answered po, I don't think he meant to any, he had no bad intentions, but the drug has to be registered with the FDA. And according to the law, he did not commit any crime too, dahil hindi naman siya nag-i-import at hindi siya nagbebenta nitong drogang ito. Opo. From Vance Fernandez ng Police Files, will the government provide some financial aid to some lower income pensioners like SSS? They need medicines daw po for their maintenance. Well, parang nasagot ko na rin po yan, no? Miski 1,000, 2,000, hindi naman po automatically disqualification yan. Po pwedeng case to case. Kung yan lang po talagang kita sa isang buong pamilya, po pwede naman pong makakuha pa rin sila ng SAP. At kung hindi po ako nagkakamali, yung iba't ibang mga pensyon na natatanggap ng ating mga senior citizen ay tuloy pa rin naman po yan. No? Hindi po yan dahilan na, wala pong dahilan para matigil yung pensyon na nakukuha nila sa lokal na pamahalaan at saka sa DSWT. From Celerina Monte na Manila Shimbun, does the palace agree with the observation made by Justice Scarpio and U.S. Secretary of State Mike Pompeo, among others,
that China is taking advantage of the coronavirus pandemic to advance its territorial ambitions in the South China Sea. Why or why not? We do not agree with that conclusion. Although the current policy is we will defend all our national territory and our sovereign rights. From Jonah, FOCAP, what is the policy about condo management hiding the existence, presence of a positive COVID case in their compound or building? Can they be penalized by keeping residents uninformed about it? What's the responsibility of the LGU in cases like this? Well, meron po tayong batas, no? Yung RA 11332, ito po yung an act providing policies and prescribing procedures on surveillance and response to notifiable diseases, epidemics, and health events of public health concern. Isa sa prohibited acts po yung unauthorized disclosure of private and confidential information, tampering of records, and non-cooperation of person or entities identified as having the notifiable disease. Meron po talagang obligasyon na ipagbigay alam sa ating DOH or health authorities yung merong mga sakit ng COVID-19. May tatlo pong tanong si Maydin Alfonso ng Bulgar. Ano daw po ang maaaring parusa sa mga LGUs na hindi pa rin natatapos sa pamimigay ng first wave ng social amelioration program na dapat po hanggang April 30 na lang? Dilinawin ko po, no? Nag-utos na po ang DILG. Meron pong tatlong araw na lamang mula ngayong araw, na ang mga lahat ng local government units na ipamigay ang SAP. Pagkatapos po, magkakaroon na po ng show cause order kung bakit hindi sila dapat panagutin administratively and criminally. Administratively and criminally, they may be held liable for dereliction of duty, which is a form of graft. May apela daw po ang 2.9 milyon na kasapi ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines na hanggang ngayon na hindi pa rin po daw na ibibigay ang unang bugso ng ayuda, samantalang na-extend na ulit po ang ECQ. Kasama po yan sa pinag-utos ng ating DILG, yung mga tricycle drivers, bagamat DOTR ang nagre-regulate sa kanila, yung SAP po ay nanggagaling din sa DSWD, no, na naibigay na sa mga lokal na pamahalaan. So kasama po yan sa direktibo, 3 days from today, otherwise show cause letter or face administrative and criminal sanctions. Pa-clarify din daw po, sinabi ng Pangulo kagabi na sino pang hindi nabigyan kasi pabibigyan namin lahat. Ano po ang ibig sabihin ng Pangulo dito? Kaya nga po nagkaroon ng order na within 3 days, lahat yung mga lokal na pamahalaan, kinakailangan, ipamahagi na yung mga natanggap ng pondo para sa SAP. Lahat po ng na-identify na beneficiaries, bibigyan po natin. From Willard Cheng ng ABS-CBN, tungkol daw po sa nais ng DOLE na ipadeport ang caregiver sa Taiwan na si Elenel Egot Ordiror, dahil sa post niya na critical daw po sa Pangulo. Ano daw po ang status ni Ordidor at nasaan na siya? Bawal ba talaga ang ginawa ni Ordidor or may legal basis ba ito? Well, unang-una siya po ay nasa Taiwan pa, hindi pa siya nadideport, no? Pangalawa po, meron po tayong batas na umiilal, yung cyber libel at saka yung cyber crimes law at saka meron din po tayong Bayanihan Act. So pinag-aaralan po yan ng ating mga otoridad. Parehong Department of Justice at saka yung local labor attache po doon po sa Taiwan. Na isang dating piskal, alam po niya kung anong ating criminal law. From Ace Romero ng Philippine Star, what did the President mean when he said last night that we might partially reopen soon? Is he referring to Metro Manila or entire Philippines? How soon? What will warrant such reopening? Well, I already answered, pero dahil nga po beginning May 1, meron ng GCQ, we have partially opened the economy. From Ace Romero pa rin, ano pong credit rater ang nagsabi na retained ng Philippines ang BBB plus rating? Kailan ito inilabas? Well, halos lahat naman po, no? Pero ang projection nga po, yung mga karatig bansa natin, bumaba na po ang kanilang credit ratings. Now, ang estimate po ng ating Department of Finance, kung bababa man lang tayo, very negligible po ang pagbaba natin.
From Hannah Sancho ng SMNI, pag-resume po ng utilities, pakiusap po ng mga kababayan natin if pwede staggered daw po ang payment ng mga bills na hindi nabayaran nitong mga nakaraang buwan. Well, may batas na po dyan, 60 days grace period. Kung kinakailangan pa pong mas mahaba, kinakailangan ng bagong batas. Secretary Pop, ano daw po mangyayari sa travel restrictions sa foreign domestic travel under GCQ? Tuloy pa rin po, wala pa rin pong foreign travel allowed except yung mga inaallow po even under GCQ, yung mga dayuhan na nais umalis, yung mga diplomatic at saka government employees ng iba't ibang mga bayan. Yung papasok naman po, tanging mga Pilipino lang ang papapasukin, yung mga kamag-anak na mga Pilipino, yung mga OFWs natin at iba pang mga returning Filipinos. From Romlo News Network, kung pwede daw pong palinaw lang spokes, yung sa government offices na magbabalik sa pasok, lahat ba ng opisina ng gobyerno ay magbubukas na or yung frontline government offices lang daw po? Sa GCQ, bukas na po ang gobyerno. Okay, yun lang po ang mga katanungan, Secretary Roque. Well, since wala nang katanungan, maraming salamat, Yusek Rocky. At maraming salamat, Pilipinas. And as usual, let's all keep safe. Hanggang sa Webes po. Ito po inyong Spokes Harry Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat.